Ayan. Napaka-arting bata. Anong arte? Masama ang mag-ayos. Yes, masama na pala mag-ayos na yun. Eh, ako lipstick lang. Lip tint. Masa na lang ko, hindi ko marunong mag-makeup. Ah. Arting mo. Kasalanan ko pa yun. Lalagay sa English. Ay, kasal na kasal si mama. Oh, gustong kumain. Arting bata. Saan kayo nang nagmana? Kay Gatorade. So, nagturo sa akin yung makeup. Wala, sige. Naman na ka kay, ano, kay Ate Emily mo. Ang galing. Hindi na nga tayo. Makeup is life. Hawa sa sakit at kalusugan at tanging kay Ken Howard lamang ikaw sasama habang kayong dalaway nabubuhay, tinatanggap mo ba? Yes po, tinatanggap po po. Tinatanggap po mga kapatid, palapakan po natin the best of the day. Sa ngalan ng ating Panginoon, tinatanggap kita bilang aking asawa upang aking makasama sa hirap at ginhawa sa sakit at kalusugan hanggang sa tayo ay paghiwalayin ng kamatayan ito ang aking Taos puso. Pangako sa'yo. Okay. Palapakan po natin. Ken Howard, the suerto. Sa ngalan ng ating Panginoon. Tinatanggap kita. Bilang aking asawa. Upang aking makasama. Sa hirap at ginhawa. Sa sakit at kalusugan. Hanggang sa tayo. Ay paghiwalayin. Ng kamatayan. Ito. Ang aking. Taos puso. Pangako sa'yo. Okay, palapakan po natin. Okay, Ken, andito yung parents mo, tama? Then, tumatay yung parents niya. O sige na, bago tayo magpatuloy, pwede kang mag-thank you sa parents mo. Sa mga representative ng parents ni Jessa at kila Ninong at Ninang, sige, pwede kang magpasalamat. Magandang umaga po sa atin lahat. Unang-una po, nagpapasalamat ako sa aking mga magulang, sa mga magpapa na pinalaki nila ako. At pinalaki nila ako dito sa simbahan. At nagpapasalamat ako sa tulong nila mula pagkabata hanggang ngayon hanggang sa kinasalaw sa hirap nila. Maraming salamat po. At ganoon din sa tiyahin, mga ate, at kuya ni Jessa, ganoon din kila nanay at tatay. Maraming salamat po ate, kuya, sa pagtulong nyo kay Jessa at pagtulong nyo sa kanya na makapunta dito sa Kainta. Kung hindi dahil sa inyo,
Hindi ko siya makikilala. Maraming salamat po na nag-aaral siya din dito. Pinatuloy niyo sila. Ganun din sila nanay at tatay. Papasalamat ako sa kanila. Maraming salamat din po sa mga ninong at ninang na narito po. Na mga lalo na mga na nakita nila kung paano ako lumaki dito sa simbahan. Maraming salamat po sa mga naging leaders ko dito sa simbahan. Maraming salamat po sa mga kaibigan at mga kakilala din ng aking mga parents. Maraming salamat po na naka-attend po kayo dito sa aming kasal. Okay, praise God. Palampatan po natin. At this time, yes, naman, okay. Pwede naman thank you sa iyong tumatay magulang, sa parents ni Ken at kinanimo at minansin. Ate G and Kuya Sardin, salamat. Kasi naging magulang kayo sa amin. Yung aming pinapabayaan mula noon hanggang ngayon, kasal na kami. Sana magpatuloy pa rin kayong sumuporta sa amin. And padalan niyo palagi ako ng ulam. Sana kahit mag-asawa na kami, lagay niyo pa rin ako padala ng masarap na ulam. Kaya na, nanay, tatay, thank you po dahil naging mabuti kayo sa amin. And sumuporta kayo sa amin sa relasyon hanggang sa makasal po kami. And sa mga ninong and ninang po, thank you po dahil nandito po kayo. Nandito niyo po ang aming kasal. Kahit dumaan po yung baryo, andito pa rin kayo para sumuporta po sa amin. Sobrang thank you po sa effort niyo po na pagpunta dito. Thank you po. Okay, praise God. Palampakan po natin. Okay, thank you, Lord. Sa mga magulang, salamat po sa inyong presence mo, sa mga tumatayo po. May ipatuloy kayo po panahin ng Panginoon ang inyong kalusugan. Bigyan kayo ng malakas na katawan ng Panginoon at ang anuman yung mga pangangailangan nyo. Gabayan kayo ng Panginoon at provide ng lahat ng iyon. No? Sa mga ninong at ninang po, salamat po sa presence nyo. Napakabuti nyo po. At kahit mag-asawa na po si Ken at si Jessa, patuloy nyo pa rin po silang ipapanalangin. Ano po? Yan po yung role natin. Kung anuman yung mga bagay na hindi nila pinapapagkasunduan, ay patuloy na ipaliwanag nyo po sa kanila. No, kailangan nyo pa rin po yung nila yung gabay nyo po. Ayan. Sana magpagpalain po ng Panginoon. Ayan. So, this time, Ken and Jessa. Okay, Ken, hawakan ulit yung mikropono. Ayan. Mula naman sa iyong puso, meron ka bang gustong sabihin na message or vows kay Jessa? No? Yung mga pangako mo na mapangahawakan ni Jessa habang nabubuhay ay maaari mo nang sabihin ngayon. Yan. Para sa aking asawa, I love you. Una sa lahat, nagpapasalamat ako kay Heavenly Father na pinagtagpo tayo at nagkaabot tayo na maging bilang ng mag-asawa. Nagpapasalamat ako na nagkakilala tayo sa bayan kung saan ka pinanganak. Tapos, pumunta ka naman malapit sa bayan ko, kaya wala ka nang kawala. Maswerte ako na naging magkasintahan tayo sa kabila ng maraming away, tapuhan, eto matatagpuan din tayo. Sa 7 years natin bilang magkasintahan, hinanda ko ng sarili ko. Maging macho. At igasin. Matunurin sa aking asawa. At igasain. Igalawa. Igahukas. Igalinis. Pinagandaan ko na yan. I promise na mag-stay through ups and down. Maging matibay na haligi ng tahanan. Maging mabuting tatay sa ating future anak. I promise na kakamutan ng likod mo palagi bago matulog. I promise na susuportahan ka sa lahat ng desisyon mo na makakabuti sa ating pamilya. Maraming salamat sa pagtsatsaga at pagtsatsaga ko pa in the future. Salamat sa suporta dati, ngayon, at sa mga susunod. Mag-aaway, magtatapuan, pero hindi maghihiwalay. Ako ang kaaway mo, pero kakampi mo at kaibigan. Nangangakong nasa tabi mo,
Mahal ko. I love you. Thank you for listening to our podcast. Thank you for listening. At this time, Diyosa, anak, may message from our boss. Para kay Kim. Ayan. To my asawa. Napaka-bless ko dahil ikaw yung binigay sa akin ng Heavenly Father. Dahil ikaw na ikaw yung pinangarap ko na lalaki. Na kahit dati, hindi ko inisip mag-jawa. Kasi napilit na ako na talaga ng pamanggibi si Ingrid. Kaya ako pasalamat ka sana. Pero grabe, sana magsatsaga at nabinigay mo para maging tayo. Saksi ako sa mga binigay mong effort mula noon hanggang ngayon. Salamat sa tiyaga. Kaya ngayon, may milagro ka na. Kahit madami tayong mga trials na pinagdaanan dati, pero ito ngayon, naging matatag tayo. Lalo ka na. Salamat dahil araw-araw mong pinaparamdam na mahal mo ako at laging andyan ka pala. Kahit tuyuin ako, hindi ka nagsawang itindihin ako. Pero ako naman yung nagsasawang kaantay na magalit ka sa akin, pero hindi ka talaga nagagalit sa akin. Pero di ko alam ngayon kung magalit ka na. Kahit nag-away tayo, andyan ka pa din. Inaasikasa mo ako palagi na dapat ako yung maging maasikasa sa'yo. Pero kahit nag-away tayo, gusto mo pa rin na mapabuti tayo. Walang maging hiwalay. Salamat sa mahabang pasensya dahil sa iyo, natuto akong magmahal at maging matatag. Dahil pinakita at pinadama mo sa akin yung totoong pagmamahal. Sobrang blessed ako na makasama ka. At sobrang masaya ako na makasama ka at matuto pa sa buhay kasama. Sobrang mahal na mahal kita. At praise you. Palampakan ka na. So Ken and Yasa, ang mga anak, tandaan nyo, walang perfect na marriage, ha? Walang ready-made na marriage. Walang nabibiling marriage malapit dyan sa palengke sa inyo, ha? Marriage is not a better process. Hindi puro saya, puro sarap lang. Marriage, parang sasakyan. Kailangan may proper maintenance yung sasakyan. Iingatan para magtagal, no? Ganun yung marriage. Dapat nandun yung love, caring, and respect. At higit sa lahat, isasama niyo palagi ang Panginoon. No? Ayan. So, Ken, si Jessa, yung isa sa mga raw materials na kailangan mo para mabuo yun. So, ito po yung mga sinising, no? So, according to the Bible sa Old Testament, ang sinising, sumisimbolo ito ng pagmamayari. Yan ang rason kung bakit yung mga nagmamayari ng kalapati, nilalagyan nila ng sinising sa paa, ang kalapati, sapagkat sila ang nagmamayari ng. Pero higit kayo nila lang sa kalapati. So, mga kapatid, mga kaibigan, buong karangal ito po yung pinakikilala ang bagong mag-asawa, Mr. and Mrs. Jessa Alipar Asorto. So, God bless you and congratulations. Yes.